What is up sa inyo mga boss? So today, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng kill switch kay Legendary. So itong method na to, hindi lang para kay Legendary. Applicable to sa lahat ng klase ng motor. So first, kailangan natin tanggalin yung front fairings tsaka yung side, para makita natin yung mga parts na dapat natin tignan. At the same time, para maganda yung pwesto ng wiring natin. So ayan na mga boss, bago tayo gumawa ng dapat natin gawin, kailangan linisin muna natin. Kasi madalang lang tayong magbukas ng fairings. Kaya once na nabuksan natin yung mga fairings, linisin na natin para sulit na. So kung hindi ka pa marunong magbaklas ng fairings ni Legendary, meron na akong video tutorial noon kung paano magbaklas. Lalagay ko na lang yung link sa description mga boss. So start na tayo. Ayan na mga boss, nalinis na natin kahit papaano. So mag-start na tayo. Ang main objective pala ng method na to is to disable the engine nang hindi nawawala ang power ng electrical system ng motor. So meaning, yung engine lang ng motor natin yung hindi gagana or hindi aandar, pero yung electrical system ng motor gumagana. So since na yung engine yung focus natin, dito tayo mag-start. Saan nga ba kumukuha ng power yung engine or kuryente? Diba sa spark plug? So yung spark plug, saan kumukuha ng kuryente na ibinabato sa engine? Siyempre sa ignition coil. So dito tayo maglalagay ng kill switch sa ignition coil. So paano natin malalaman kung alin yung ignition coil sa mga newbies dyan? Ito yung ignition coil. So ito yung wire or high tension wire na papunta sa spark plug. So kung hindi nyo alam yung ignition coil, basta hanapin nyo lang yung spark plug, then high tension wire, tapos yun. Yun na yung ignition coil. So ano nga ba yung trabaho ng ignition coil? So diba ang battery ng motor is 12 volts lang. So yung 12 volts na yun, hindi niya kayang supplyan ng kuryente yung spark plug. So kaya merong ignition coil yung mga motor, para yung 12 volts na manggagaling sa battery dadaan muna sa ignition coil, and then dun na gagana yung ignition coil.
ang gagawin ng ignition coil is palalakasin yung 12 volts and then babato niya sa spark plug para mag-create ng malakas na kuryente at masunog yung gas sa internal combustion. So yun lang, kaya ko din min-explain kasi para sa mga newbies na hindi kaanong alam. So para sa inyo to mga boss, sana meron kayo natutunan kahit papaano. So start na tayo. So ang ignition coil, meron lang naman siyang dalawang wire, isang positive at isang negative. So alam naman natin na kapag wala yung negative, hindi gagana. So kapag wala din yung positive, hindi rin gagana. So kahit alin dyan sa dalawa, ang tanggalin natin is okay lang. Tapos ang gagawin natin is hindi tayo magpuputol ng wire. Ang purpose naman ng hindi natin pagputol ng wire is para sa naka-warranty pa yung motor nila. So ayan mga boss, yung positive yung tatanggalin ko kasi minsan hindi accurate yung negative o hindi umaandar. So dito tayo sa positive. Ayan na mga boss, ito pala yung switch na gagamitin ko. So pwede naman kayong gumamit ng ibang switch na gusto nyo. And then wires. So ayan mga boss, first dugtungan natin to ng wire, itong galing ng positive. Tapos, itong male terminal na padugtong ng positive sa ignition coil, lalagyan din natin ng wire. So ayan mga boss, ninagyan ko na din ng electrical tape para hindi matanggal. So tapos maraming nagtatanong kung ano yung mga pinambabalot ko sa wire. Ito yun no, heat shrink or heat tube. Sa Lazada meron mga boss. So ayan mga boss, ito na yung dalawang wires. Tapos dito natin ikukonekta yung switch dito sa dalawang wires. So ito na mga boss, kumpleto na yung wiring natin. So check muna natin. Start muna natin mga boss. And then switch natin yung kill switch.
So, try natin i-start. Kung gagana ba. So, ayaw, di ba mga boss? Switch natin ulit to para gumana. So, ayan mga boss. Pipindutin ko lang to, mamamatay yung motor. Di ba? Ayan mga boss, sa mga hindi nakagets, ang simple lang naman mga boss. Yung dating isa, naging dalawa. Nang hindi tayo nagpuputol ng wires. So yung female terminal na nanggagaling sa battery, tinugtungan natin ng ibang wires. Tapos yung male terminal na galing sa ignition coil, tinugtungan natin ng isang wire. Kaya naging dalawang wire. So itong dalawang wire na to is nakakonekta sa switch. Kapag naka-on to, ibig sabihin kumpleto yung system natin, walang putol. Kapag naka-off to, ibig sabihin putol yung system natin. Kaya di natin mapaandar ang motor. Kapag naka-off yung system or nakakat, ibig sabihin walang papasok na kuryente sa ignition coil o walang dadaloy na kuryente. Kapag walang kuryenteng dumaloy sa ignition coil, ibig sabihin wala siyang ibabatong kuryente sa spark plug. So yung spark plug, ibig sabihin wala siyang spark. Wala siyang susunugin sa internal combustion chamber ng engine. So yun lang mga boss. Sa pagtago naman ng kill switch, kayo nang bahala kung saan nyo itatago. Siyempre dapat yung hindi gaano kita. So bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kay Jerome Pakingan. Shoutout kay Archie Villanueva. Shoutout kay Eder Concepcion. So yun lang, shoutout sa inyo mga boss. Ride safe. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like the video, comment kayo na suggestion nyo, subscribe kayo syempre, at click nyo yung notification button para every upload ko is ma-notify kayo. Yun lang mga boss, ride safe!